ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po kayo ngayong umaga? Kamusta po ang inyong pag-prepare papunta ng trabaho? Patuloy po naming dinadalangin na kayo po ay masaya, malusog at iwas po sa nakakahawang sakit. Mga kaibigan, sa mga oras na ito, nais ko po kayong magnilay-nilay at maging magpasalamat po sa ating Panginoon sa mga biyaya na patuloy po niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Gusto ko pong sabihin niyo na God is good all the time. Ayan, mga kaibigan, patuloy po tayo. Kami po ay namimigay pa rin ng mga aklat, aralin sa Biblia. Kaya naman kung nais niyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung gusto niyo naman pong makakuha ng ating mga readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo online sa bibleschools.com/centralluzon. Mga kaibigan, masayang masaya po ako dahil magkakasama na naman po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Lou De Los Reyes. Mga kaibigan, sa Tinig ng Kalusugan, sa ating Health Talks for Life, ang pag-uusapan naman po natin ay gallbladder, na pangunahan pa rin po tayo ni Ma'am Jade, Doc Jade Hintay, na ang ating Health Ministries Director dito sa North Philippine Union Conference. At sa pag-aaral naman po ng Salita ng Diyos, pangungunahan pa rin po tayo ni Pastor Romy Mangiliman sa pagtalakay sa paksang The Prize. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jade, kay Doc Jade, para sa bahaging Tinig ng Kalusugan. Magandang araw po sa inyong lahat. Dito muli po tayo sa Adventist World Radio, Tinig ng Pag-asa. Ang series po natin ngayon ay may part 2, sapagkat talagang hindi po natin makaya po ito sa isang upuan po, ano, para po sa ating pag-aaral. Ang tanong po ngayong umaga, ano ba ang gallbladder? No, ang gallbladder po ay isang maliit na para po siyang pear shape, no, na organ ng ating katawan. Para siyang peras na maliit at naka-store po ito, mga kapatid, at nagre-release ng bile upang ang bile na ito naman po ay pupunta po roon sa ating liver at magpo-produce po ito upang makatulong sa pag-digest ng mga parts, no, ng ating po mga pagkain. Hindi po pwede, mga kaibigang tigapakinig, na kakain lang tayo pagkatapos po ay walang ginagawa ang mga main organs na nilikha sa atin ng Panginoon. So, saan po ba makikita ang ating gallbladder? Okay, sana kung maipoproject ko lang po sa inyo yung aking pong, ano, no, yung aking presentation, ay ang gallbladder po ay located po siya doon sa upper right. No? Inyo nga pong hipuin, sundan nyo nga po ako, the upper right ng ating pong abdomen. Kaya siya po, mga kaibigan, ay nasa ilalim po ng liver. Kaya po, hindi sila pwedeng maapektuhan. Kumbaga po, talagang hindi lang sila magkapitbahay, kundi talagang magkatuwang po ang liver at ang gallbladder. Yan po magkakatuwang. Gallbladder, liver, at syempre po ang pancreas. At syempre po yung ating kidneys. Ano ho? Kaya importante po ang gallbladder. Kaya po,
kung ating titingnan, imagine po natin yung ating pong gallbladder, muli natin kapain sa ating upper right ng ating abdomen. Doon po siya sa pinakailalim po ng liver. At malapit din po siya na pinagduduktungan po ng ating pong stomach. At nagre-release po talaga siya ng bile. Ano po? So ano ba ang function ng gallbladder? Ito sapagkat bahagi po ito ng digestive system. At ang main function po ng gallbladder ay para po i-store yung bile. At yung bile nga po, mga kaibigan, ay tumutulong upang ma-digest, ma-breakdown yung mga parts. At kapag ka po ito, mga kaibigan, ay nagmi-mixture po mainly sa ating pong mga cholesterol, mga bilirubin at bile salt. At ito po ay makatutulong upang makatunaw po, no? Kaya hindi po pwedeng ginuyan niya lang natin, tapos na, hindi po nagtatapos sa pag-masticate ng pagkain, ano? Kundi mayroon pong ginawa ang Panginoon na makatutulong po doon sa pagtunaw ng ating pong mga kinain. Lalo na po, no? At sa mga mahihilig po sa mga karne, no? Talagang mahirap po talaga siyang matunaw. Pero nilagay siya ng Panginoon para panunaw, ano? At pangtulong po sa ating pong liver. So, ano ba ang nagagawa po ng gallbladder sa iba't ibang mga organs? Okay, samantalang ang ating pong gallbladder ay konektado po ito sa ilang bahagi ng ating digestive system sa pamamagitan po ng series ng bile duct na tinatawag tong biliary tract. At yung biliary tract po, mga kaibigan, ay tinatawag doon itong biliary system o biliary tree. Isang parang pipe-like system na kanyang kinikare ko para pong pipe po, no? Inyo pong imagine yung pipe na may tubig. Kanya pong kinikaries yung bile papunta doon sa liver at papunta po sa small intestine. Kaya talagang napakalaki po ang nagagawa. Bagamat maliit lang po ang gallbladder, no, compare po sa ating liver, pero malaki po ang kanyang function. Kumbaga po, hindi natin pwedeng sabihin na nagmalaki ang ibang organ, ano po. Ano pa po ang nagagawa po ng gallbladder? So tingnan natin, ha. Bago tayo kumain, ang ating pong gallbladder ay punong-puno. Imagine nyo, ha, meron tayong gallbladder at yung pong ating gallbladder ay punong-puno po ng bile. Kaya kapag nagsimula na po tayong kumain, yung ating gallbladder po ay nakakatanggap ng signal to contract. No, imagine nyo, galing talaga ng Panginoon, ano po, Pastor Carranza. Yung bang pong yung gallbladder na yun na punong-puno ng bile, kapag ka nagsimula na tayong kumain, nagko-contract na po siya at ini-squeeze niya yung na-restore na bile, mga kaibigan, papunta po roon sa biliary tract. At yung pong bile eventually po ay pupunta doon sa kanyang pinakamalaking bile duct, no, na tinatawag nating common bile duct. At yung mga bile passes naman po ay pumupunta naman po doon sa duodenum na bahagi una ng ating small intestine. Kapag ka po nang punta na roon sa small intestine, nagmi-mix na po to sa ating pagkain upang ano po, naghihintay na i-digest. Kaya nga po, magkakapatid sila, no? Hindi pwedeng lunok lang ng tunok tayo ng pagkain. Ako talaga, no, na nagulat din ako minsan, ano po, meron po tayong mga, ay parang nilulunok na lamang yung noodles, ano po. Grabe, no? Hindi na nanguya. So, kawawa yung liver, kawawa yung ating gallbladder, kawawa yung pancreas, kawawa yung ating stomach, kawawa yung ating small intestine. So, ibig sabihin, no, hindi talaga sila pwedeng paghiwalayin. At pagkatapos na kayo kumain, yung gallbladder po ay nag-empty na po at ito'y nagre-resemble na parang deflated balloon, nagde-deflated at muli po naghihintay na ma-filled up again ng ating bile. So, ulitin ko, ha, ito ang ating liver, nasa ilalim po niya ang ating gallbladder. At nandito po yung ating stomach at doon ay meron pong small intestine.
may naka-restore doon sa gallbladder po natin ng tinatawag natin na bile, ano po? At kapag ka po nagsimula na tayong kumain, siya po yan, no, nagko-contract po siya, no? Talagang gumagan siya. Para po ano po, no, talagang na ano po, parang balon siya gumaganon. At pagkatapos po, no, tutunawin niya ngayon, no, mag-release siya po ng bile, tutunawin po yung mga ating, kung ano man ang ating kinain, no, para pagdating po doon sa small intestine, hindi na po siya mahirapan. Kaya hirap po ang lahat ng ating organ kung ipinapasok po natin mga karne, baboy at iba pang mga talagang hirap na hirap ang ating mga organs. Kaya nga po sinabi ng Genesis chapter 1 verse 29 na talagang naglikha ang Panginoon ng tamang pagkain sa atin. Para yun naman po ang ating mga organs sa ating system. Hindi po siya mahirapan. Kasi doon po dinisenyo ng Panginoon ang ating pong katawan. Ano po? Mula sa ating ngipin, sa saliva, lahat ng yan, magkakaduktong po yan. Ano po? So ano po ba ang issue na kakaapekto po sa gallbladder? Okay, marami pong mga ano yan. Number one, yung pong gallstone. Ilan po sa atin dito ang naoperahan na ng kanila pong gallbladder at tinanggal na. Ang iba po, tinanggal na ang gallbladder. Kawawa, di po ba? Kasi binigay ng Panginoon yan para sa atin, eh, no? Pero talagang wala tayong magawa, nasira po, no? Okay, pangalawa, sa pamamagitan po ng cholecystitis, no? Itong cholecystitis ay inflammation naman ng ating gallbladder. At nag-o-occur po ito kapag ka po ang ating gallstone, no, na ipon niyo na ano po, na nag-block doon sa pinaka bile na dadaanan po, no, ng bile. Kaya tinatawag na, uy, na-block na sa bile duct yung bato. So saan nakuha yung bato? Mamaya papakita natin kung saan. Alang namang karamihan kasi mga maling paniniwala, no. Ay, kaya siguro ako nagkaroon ng gallstone kasi kumain ako ng kanin na may nalunok akong buto ng kung ano man. Ang iba naman po sa, ah, kaya siguro ako nagkaroon ng gallstone siguro dahil ang aking ano, yung aking mga kinakain na mga munggo, mga beans, pinagbintangan pa po natin sila. So, ito lang po ang ilan sa mga po pwede po maka-apekto po ng ating pong gallbladder. Ulitin ko, ha, yung pong gallstone na kapag ka po yun ay humarang sa pagdadaanan po ng ating bile, no, yung bile, kaya doon sa mismong bile duct. So, paano makakaagos yung pong ano, yung bile na makakatulong po, no, sa pagdigest ng ating pong mga pagkain, lalo na po sa mga fats. Kaya mahirap po talaga yun, mga kaibigan. Ano pa po? Yung gallstone pancreatitis, mahirap po ito sapagkat iisa lang po ang ating pancreas, ano, pancreas po. At ang pancreas, alam naman natin, ay nagpo-produce po ng insulin. Kaya po, kapag ka po nawalan tayo ng mahirap po, no, siguro 1 in 1,000,000 ang nabubuhay. Bihira pong nabubuhay ang nagkaroon ng cancer sa pancreas. Sapagkat iisa lang yan, tatanda niya, pag isa lang ang organ, napakahalaga, isang puso, napakahalaga, isang ating brain, isa po. Ang kidney po, dalawa yan, ano po. Pero itong ating pancreas, na kapag nagkaroon po ng bato ang ating pancreas, dahil magkakapatid nga po sila, ito na po, nag-i-implant po na ito. Kaya kapag ka po nakapag-travel yung gallstone, buhat doon sa ating pong papunta sa galing doon sa common bile duct natin at nag-block po sa pancreatic duct. Ito na po mga kaibigan, napakahirap po talaga ito. At lalo na kapag po ito hindi naagapan, naging chronic, yung po ang nagiging sanhi po ng pancreatic cancer. Ano pa po? Meron din po gallbladder cancer. Ito ay napaka-rare pero makaka-aray, ang sakit naman, ang sakit. Doon sa ating pinaka-upper right quadrant ng ating abdomen. Kaya po mahirap po nating pabayaan ang ating po mga gallbladder. So paano po matitreat ang gallbladder na ito? No? Ito, sasabihin ko na sa inyo, pero mamaya tuturo ko yung mga pwede nating makatulong na hindi tayo kailang magpa-opera. So ang mga surgeon, mga kaibigan, ay nagpe-perform po sila ng open cholecystectomy.
ito po ay isang open surgery at kanilang ino-operate po, no? Kanilang talagang in-operation sila doon sa mga large incision. Oh. At kapag ka po ay tinatanggal na talaga po yung gallbladder at ang iba naman po ay talaga yung pong pinakabato. At may tinatawag tayo ngayon na laparoscopic na po. At ito po ay medyo pinaka-advance po ito. At meron naman po yung sobrang advance po. Sa Amerika may ganito yun, no? Robotic cholecystectomy, no? Ito po ay isang talagang robotic naman po, no? Kung baga makita natin doon pa lang sa words, ay sa paggamit po ng talagang high-tech na mga equipment po. Kaya sa atin po mga kaibigang nakikinig, wag po nating isang tabi, no, ang ating mga diet na iyan na kung saan ay maalagaan po ang iba nating organs at ang pangkabuuan ng ating katawan. Kaya kapag ka po nakaramdam tayo, mamaya ituturo po natin, ano, sa ating part 2 po ang ating pong pag-aaralan pa, no, tungkol dito. Bukod doon sa mga operasyon, ay pwede tayong makagamit po ng iba't ibang paraan at higit sa lahat, ang prevention po. At ako'y naniniwala na higit pa sa kaalamang mediko o technology ay pwede po tayong ma-prevent natin ang pagkakaroon po ng sakit sa gallbladder, maoperahan o pagkakaroon po ng gallstone. Sapagkat apektado po ang iba't ibang organs natin, no, na magkakapatid po sila, magkakahanay, magkakapit-kapit po sila roon. So maiwasan po natin ang mga bagay na yon sa pamamagitan po ng ating pong higit pang kaalaman tungkol sa gallbladder. Mga kaibigan, kung tayo po ay nagkakagusto sa mga pagkaing mayaman sa taba, it's about time na ating pong limilimiin na ang ating katawan ay hindi nating pag-aari. Ang katawang ito ay templo ng banal na espiritu. At kung ito'y templo ng banal na espiritu, ay magamit po higit pa ang katawang ito sa pagsamba, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat kapag ka naman tayo nagkakasakit, sa totoo lang po, marami po ang apektado. Pamilya, panahon, pananalapi, oras, pag-aalala sa iyong sarili at sa mga mahal sa buhay. At kung wala naman po tayo mapagkukunan ng sapat na pananalapi sa ating pong paggagamot, mga kaibigan, it's about time. We have to abstain, I would suggest 100%, shun, talagang alisin na po natin sa ating table ang mga pagkaing mayaman sa taba. Mga pagkaing mayaman po, no, sa mga texture na galing po, halimbawa po, sa baboy, ano po, at ang iba naman po, talagang may hilig po sa mga baka o kaya po naman balatang manok o kaya naman po, mga kaibigan, ay mga bulalo. Yan po mga tabang yan, yan po ang nagiging bato. Mali po ang isang kaalaman na kaya nagkaroon ng bato sa ating gallbladder ay dahil nakakain tayo ng bato buhat sa ating kaning kinain. Mali po yun. Yun po'y popular beliefs ng marami pero hindi po ito totoo. It's all about our diet. It's all about our lifestyle. Ating idalangin sa Panginoon, mga minamahal kong mga kaibigan, na patuloy nating ma-appreciate na ang kalusugan ay dapat po natin ding bigyan ng kahalagahan. Sapagkat sabi ko nga kanina, hindi lang namang ikaw ang naaapektuhan at nagkakaroon ng kaabalahan na kapag tayo nagkakasakit, pati ang ating pamilya at siyempre po sa iba pang mga multi-factors po kasi, no, kapag ka nagkakaroon ng karamdaman sa pamilya. Sa ating po mga kaibigan, ito ang aking iiwanan po sa ating part 1 tungkol sa ating gallbladder. Ito sana po ang aking puntos na iiwanan sa inyo, huwag niyong makalimutan. 1 Corinthians 10:31. Ano man ang ating kinakain, ano man po ang ating iniinom, ano man po ang ating ginagawa, gawin natin ito sa ikalulwalhati
ng ating Panginoon. Sapagkat at the end of the day, hindi naman po ibang tao ang maaapektuhan lang, kundi ikaw mismo, no, yung iyong productivity, effectivity, efficiency sa trabaho at sa lahat ng aspeto ng buhay. Pati minsan po, no, sa ating pananaw at relasyon kay Kristo na apektuhan kapag ikay may karamdaman. Pero purihin ang Panginoon. Naway atin pong natutunan sa araw na ito ang atin pong part 1 tungkol sa gallbladder. At sundan niyo muli po ako dito po muli sa Adventist World Radio North Philippine Union Conference, Tinig ng Pag-asa. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, Doc Jade, sa napakagandang talakayan tungkol po sa gallbladder. Mga kaibigan, bago ko po malimutan, bukas po natin i-announce ang nanalo doon po sa ating segment ng diabetes. Kung ito nga po ba ay nakukuha sa sweets, sa fats, at sa pagkain ng seafoods. Ang tamang sagot po ay letter B. So bukas po natin i-announce yan kung sino po ang makakakuha ng regalo na ibibigay ni Doc Jade. So ayan po, kung kayo po ay may mga katanungan o gusto pa pong i-clarify tungkol sa ating topic, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, idial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. At mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin. Ay nakong paminsan.
Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral sa Biblia. Sana po kayo na-refresh na at naging inspirasyon ang awitin na ating napakinggan ngayong umaga. Ang atin pong paksa ay The Price. Huwag na po nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa pabalita ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Pilipos. Kaibigan, maraming mga tao ang mahilig na tumanggap ng mga prizes o reward. Maring sila ay sumali sa isang patimpalak o kaya sa isang laro o kaya naman sa iba't ibang mga gawain na merong prizes na ibinibigay. Ang ibang mga prizes ito ay natatamo sa pamagitan ng kanilang pagkupunyagi o kaya sila ay nagbigay ng malaking bayad at nagbigay sila ng panahon para ito ay kanilang matamo. Subalit si Apostol Pablo, iba ang kanyang prize o yung gantimpala na nais tanggapin at ito ay gantimpala na galing sa ating Panginoon. Kaya nga, sinabi niya sa kanyang aklat na ito ng Pilipos, napakaganda ang kanyang binanggit. Sa Pilipos Kapitulo 1, Versikulo 21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya nga, kung nabubuhay siya kay Kristo at kung sakasakali siya mamatay sa kanyang paglilingkod, ito ay isang pakinabang. Pakinabang sa gawain sapagkat noong unang panahon na kapag ka ang mga Kristiyano ay pinapatay, lalong dumadami ang kanilang bilang sapagkat ang kanilang dugo ay parabagang fertilizer sa mga nais na sumampalataya sa ating Panginoon. At ang sabi niya sa aklat na ito ng Pilipos 3, versikulo 13 at 14, dito nakapaloob ang ating pag-aaral na pinagkakaloob ni Apostol Pablo. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithin para sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ba itong kanyang sinasabi na nais niyang kalimutan ang mga bagay na ito? Ano ba yung kanyang karanasan ayon sa kapitulo ring ito na sa versikulo 4 hanggang 6? Ang wika, bagamat ako'y may dakilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Kaya kung pinag-uusapan yung kanyang pagkatao, yung kanyang background, ang sabi niya, kung merong tao ang wika, bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako, sapagkat narito ang kanyang sinasabi. Tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, siya ay isang Israelita. Mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo tungkol sa kautusan ay Pariseo. Hindi lamang basta isang ordinaryong Hudyo o Israel, kundi pa naman siya ay isang Pariseo. At ang mga ito ang kinikilalang tagapagturo ng kasulatan noong panahon na yon. At ang sabi pa niya, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia
ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Kaya ito yung kanyang background na bilang isang dating Pariseo at tagapagturo ng kasulatan, sapagkat meron siyang seriousness sa kanyang paggawa upang itaas ang Judaism noong panahon na yon. Subalit kanyang natagpuan ang ating Panginoon noong siya ngayon ay patungo sa Damasco upang kanyang dakpin at ipakulong ang mga Hudyo o Israelita na makita ngayon na sila ay sumasamba sa tunay na Diyos. At ang Diyos ay tinawag siya mula noon at siya ay naging apostol, naging masigasig din na tagapangaral ng ating Panginoon. At kung pag-uusapan natin ang kanyang naging buhay, ang kanyang accomplishment sa kanyang ministry, gayon na lamang. Marahil sabihin natin na sa lahat ng mga mangangaral sa Bagong Tipan, kung hindi man siya ang pinakadakila na mangangaral, pag-uusapan sa pagiging tao, sapagkat ang pinakadakilang mangangaral, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaibigan, ito na si Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat siya ay sumulat ng maraming aklat sa Bagong Tipan. Out of 27 na mga aklat sa Bagong Tipan, 14 rito ay sulat ni Apostol Pablo. At kung pag-uusapan ang pagiging misyonero, siya ngayon ang pinakamaraming lugar na kanyang pinuntahan at gayon din marami siyang mga converts sa kanyang pagiging misyonero. Kung ito ang kanyang iniisip, kaibigan, maaring siya ay magmalaki. Subalit, wala siyang maaring ipagmalaki kundi ang ating Panginoon. Ang sabi nga sa kanyang aklat sa Galacia, ang sabi niya, Kapitulo 6, versikulo 14, ito yung sinasabi niya. Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito, ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y kasanlibutan. At ang sabi pa niya, ang krus ng ating Panginoon, siya ang kapangyarihan sa ating kaligtasan. Kaya kung pag-uusapan niyo kanyang accomplishment at yung kanyang nakaraan nung siya ay bago tinawag ng ating Panginoon, siya ay isang lalaki na merong seriousness, kasigasigan sa kanyang paggawa sa isang bagay na sa kanya ay kanyang pinapaniwalaan, ito ay isang mabuting bagay ay para sa Diyos. Subalit siya'y tinawag ng ating Panginoon at siya'y naging apostol. Siya lamang ang naging apostol na hindi kasama sa mga alagad na 12 ng ating Panginoon. Merong isang lalaki sa Biblia. Ito ay sa panahon ng Old Testament. Ito ay nangyari sa aklat na sulat ni Propeta Daniel. Ang aking tinutukoy na nagmalaki dahilan sa kanyang accomplishment, walang iba kundi ang hari ng Babylonia, ang pangalan niya ay si King Nebuchadnezzar. Samantalang kanyang iniisip na yung kanyang accomplishment, at nung panahon na yon, sinasabi na ang Hanging Garden ng Babylon, ito yung isang lugar na kung saan ay isang wonder ng sanlibutan nung panahon na yon, sapagkat napakaganda ang garden na pinatayo ni King Nebuchadnezzar. At ang sabi ng ating Biblia, samantalang siya nagmamalaki at iniisip ang kanyang accomplishment. Ang sabi nga sa Kapitulo 4, versikulo 30 ng Daniel, nagsalita ang hari at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kalwalhatian ng aking kadakilaan? Kaya nga, para bagang pinuri niya yung kanyang accomplishment. Sa halip na ang Diyos ang kanyang
purihin ang lumikha ng lahat ng bagay at sa mga previous na mga chapter sa aklat ng Daniel na kilala na niya sa magitan ni Daniel, ang Diyos ni Daniel ang pinakadakilang Diyos. Subalit kaibigan, ang kanyang pinuri ang kanyang sarili. At sapagkat ito ang kanyang ginawa at pinagmamalaki yung kanyang accomplishment, ang sabi sa Biblia sa versikulo 30, samantalang ang mga salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit, o haring Nabucodonosor, sa iyo'y ipinahayag ang kaharian ay umalis na sa iyo. Ikaw ay palalayasin sa mga tao. At kung ating pagpapatuloy ang kanyang karanasan, nagmistulang parang hayop siya. Ang kanyang buhok ay humaba na katulad ng wika ng balahibo ng agila. At gayon din, ang kanyang pagkain ay pagkain ng mga baka, ng damo. At ang kanyang likuran ay nakaranas ng hamog. Subalit nung kanyang kinilala ang tunay na Diyos, nagbalik ang kanyang kaisipan nung una. Subalit siya ngayon ay isang lingkod na ng tunay na Diyos. Kaibigan, wala tayong dapat ipagmalaki sa harap ng ating Panginoon. At kung sakasakali meron man tayong accomplishment sa ating buhay na bilang lingkod ng Diyos at bilang mananampalataya, utang nating lahat ito sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya sa kanyang sulat sa 6 tungkol sa sigasig ay tagausig ng iglesia, ayon sa katwiran na sa kautusan ay walang kapintasan. Subalit siya'y tinawag ng ating Panginoon at para sa kanya ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay isang pagpapala. Is gain ang wika. Kaya nga si Apostol Pablo habang binabalikan yung kanyang nakalipas ngayon na sumasagi sa kanyang isipan, ang sabi niya sa kanyang salita ayon sa versikulo 13, mga kapatid, hindi ko na inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Nais ko nang kalimutan ang mga bagay niyon. Yung aking buhay nung ako ay hindi pa mananampalataya kay Kristo, ay nais ko nang limutin ang mga bagay na ito. At kung sakasakali man, ako ay merong accomplishment sapagkat ako'y lingkod ng Diyos, ang dapat purihin ang wika niya, ang Diyos na tumawag sa akin. Kaya nga ang wika, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagpapatuloy ako tungo sa mithihin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang kanyang nakikita yung gantimpala. Meron siyang passion na bilang isang mangangaral na nais niyang abutin ang bagay na yon. Nanupat ang passion na ito ay kanyang ma-accomplish yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ano bang dahilan kung bakit siya ay tinawag ng Diyos? Para ilaganap ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaibigan, kung ating isipin, ilagay natin ang ating sarili sa lugar ni Apostol Pablo. Tayo ay bilang mga lingkod ng Diyos at bilang nanampalataya sa ating Panginoon. Ano kaya ang layunin ng Diyos sa ating buhay? Bakit tayo ay merong buhay at lakas? Bakit tayo ay ninais ng Diyos na tayo ay tawagin? Ano kaya ang layunin ng Diyos? Kaibigan, ang inyong lingkod na ito, ang layunin ng Diyos kung ating babalikan o aking babalikan ang aking nakalipas, ay merong layunin ng Diyos sa buhay ng iyong kaibigan. Ano yung layunin ng Diyos? Na bagamat ako ay napaharap sa maraming mga pagsubok, maraming mga aksidente,
Binuhay ako ng Diyos sapagkat nais ng Diyos itanyag ko ang kanyang mga pagpapala, ang kabutihan ng Diyos at gayon din ang kanyang pag-ibig na aking banggitin ang ginawa ng Diyos sa mga taong tumanggap sa Kanya. Yan ang layunin ng Diyos, kaibigan. At ikaw na bilang mananampalataya sa ating Panginoon, ano yung iyong passion? Ano yung labis na pagpapasakit sa buhay na ito? Bakit yung mga karangyan sa buhay ay iniwan ng mga taong tinawag ng Diyos, na katulad din ng isang lingkod na si Elisha? Siya ay isang mayaman na lalaki, siya ay nagtatrabaho sa kanyang bukid, at meron siyang 12 baka na ginagamit sa pag-aararo, at kung kanyang iwanan yung kanyang gawain sa kanyang bukid at ang kanyang mga magulang, ay sino ngayon ang lilingap sa kanyang mga magulang? Subalit nung siya'y tawagin ng Diyos, iniwan ang lahat ng mga ito at ayon sa ating Biblia, noong tinanggap niya ang pagiging propeta ng ating Panginoon para hindi na balikan yung dating buhay niya, pinagpapatay yung kanyang mga baka ginagamit sa pag-araro at yung kanyang mga gamit ay kanyang ginamit na panggatong upang lutuin ang mga baka at pinakain sa mga kapitbahay. Gayon din, kaibigan, marahil ay nabasa rin ni Apostol Pablo ang karanasan ni Santo Moises sa Old Testament, sapagkat siya ay nagbabasa rin ng banal na kasulatan, na si Santo Moises merong layunin ng Diyos kung bakit binuhay siya mula sa Nile River nung siya'y pulutin ng anak na babae ni Paraon, sapagkat hindi na maaring itago ng kanyang mga magulang ang lalaking ito na si Moises nung siya isang bata, at siya ay pinaanod sa Nile River na nilagay sa isang basket, subalit siya ay kinuha ng anak na babae ni Paraon at pagkatapos ngayon inadopt siya. Pero merong layunin ng Diyos nung naghahanap ng magtuturo sa batang si Moises, ay ang napili ngayon ay ang kanyang ina na si Jochebed. Kaibigan, merong layunin ng Diyos. Subalit nung si Moises ngayon ay ganap na ang kanyang gulang, sa halip na siya ang maging hari sa Egypt, tumanggi siyang maging hari na kapalit ni Paraon sa kanyang pagiging hari. Subalit ang kanyang nakita ay yung pananampalatayang pinunla ng kanyang ina sa kanyang puso't isipan. Hindi baling siya'y maghirap na kasama ng bayan ng Diyos. Kanyang pinili yung kahirapan na yon, alang-alang sa bayan ng Diyos. At dahilan sa isang pagkakamali, nung kanyang pinukpok yung bato, dapat sana kausapin lang yung bato, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Kanyang inihingi sa Diyos na siya ay papasukin sa lupang pangako. Subalit, ang Diyos ay hindi siya pinapasok. Pinakita lang yung kalaparan ng lupang pangako. At nung siya'y namatay at the age of 120, hindi man siya nakapasok sa lupang pangako, sa lupang ito. Subalit siya'y dinala ng ating Diyos doon sa makalangit na Kanaan at nakita ng mga alagad na si Peter, James, and John sa Mount of Transfiguration, kasama niya si Elijah at ang ating Panginoon. Gayon din ito si Apostol Pablo. Kaibigan, ang kanyang layunin ngayon ay maabot yung prize na binibigay ng ating Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi niya sa ibang bahagi ng kanyang sulat, yung inihahanda ng Diyos sa mga maliligtas, sa mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ang wika, hindi pa pumasok sa ating mga isipan, nakita ng ating mga mata at narinig ng ating mga tenga. Yung inihahanda ng Diyos sa atin na bilang kanyang mga anak. Kaibigan, yung gantimpalang yun na iniyahanda ng ating Diyos sa kanyang mga anak
ang wika ng aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, Versikulo 12, "Ako'y malapit nang dumating at dalako ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Yung gantimpalang yon ay isang buhay na walang hanggan. At ang gantimpalang yon, kaibigan, ay makapiling ang kanyang Panginoon ng kanyang buhay na tumawag sa kanya habang buhay. Merong isang pagkupulong at tinanong ang mga nakikinig sa pastor na nagsasalita. Ang wika, "Kapatid na kabataan, bakit gusto mong makarating sa langit?" O ang sabi, "Doon sa langit ay masarap ang buhay at meron dong isang punong kahoy ng buhay na namumunga ng iba't ibang klaseng bunga at bawat buwan iba ng iba ang kanyang bunga." At pagkatapos tinanong isang bata, ang wika, "Bata, bakit ka gustong pumunta na sa langit?" O ang sabi niya, "Doon po sa langit ay wala ng away." At tinanong isang matanda, "Bakit gusto niyang makarating sa langit?" Ang sabi niya, "Gusto kong pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan sa akin, na sapagkat bagamat ako ay makasalanang tao, ako ay kanyang iniligtas, nilinis sa lahat ng aking mga kasalanan." At kung bakit si Apostol Pablo nais niyang maabot yung price na yon na galing sa ating Panginoon, ang wika nga sa ating Biblia, sa sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 2 Versikulo 21, "Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak." Kaibigan, ito ngayon ang nais sundin ni Apostol Pablo. Bagamat siya'y binabato, bagamat siya'y pinapalo, bagamat siya ngayon ay nilalatigo, bagamat siya ay nagkakaroon ng maraming pagsubok sa kanyang buhay, maraming kahirapan, hindi bali yung mga bagay na ito kung kumpara sa pinagkakaloob ng ating Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi niya sa Roma, na nais kong basahin itong kanyang binanggit sa Roma 8, Versikulo 28 at 29, "At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinatawag alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakikilala niya nang una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkapatid." At pagkatapos ang sabi pa ni Apostol Pablo sa verse 37 to 39, ang wika, "Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin." Kaya nga, ito yung kanyang ngayong nais na matamo, yung gantimpala na nais na kanyang tanggapin sa Diyos. Sa Diyos na tumawag sa kanya, sa Panginoong Jesus na kanyang inspirasyon sa kanyang gawain. Ito yung kanyang nais na matamo, yung price na yon, yung gantimpala galing sa ating Panginoon. Kaibigan, nabubuhay tayo ngayon sa huling panahon. Nais mo bang tanggapin yung price na pinagkakaloob ng ating Panginoon, yung gantimpala, na kung ating kumpara sa ating buhay sa mundong ito, bagamat may kahirapan, pero walang hanggang buhay
ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo, kaibigan? Nais mo bang tanggapin yung kaloob ng ating Diyos? Bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa sulat ng lingkod ng Diyos na ito sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat na mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ilapit natin sa Diyos ang anumang pagkabalisa natin sa araw-araw. Anumang mga suliranin na ating nararanasan, ilapit natin sa Diyos. At tayo ay titingin sa pinagkakaloob na gantimpala ng ating Panginoon na makapiling siya sa isang buhay na walang hanggan. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Na bagamat kami ay maraming kahirapan sa mundong ito, subalit kung aming ikumpara ang pinagkakaloob ng aming Diyos na hindi pa nakita ng aming mga mata, narinig ng aming mga tenga, pumasok sa aming mga isipan ang ganda na pinagkakaloob ng aming Diyos sa amin. Higit sa lahat, makakapiling namin ang aming Panginoon na walang hanggan sapagkat ipagkakaloob sa lahat ng mga mananampalataya ang isang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagtugon sa aming kahilingan, sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon, pagpalaing kanawa ng ating Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, nawa po kayo may natutunan at kayo po ay pinagpala sa mensahe na galing sa ating Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. Kung saan tutulog
Siya lang sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Mula ngayon ay di ka na mag-isa. Siya lang sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Noon, kahapon at ngayon, bukas siya.